ang ating recipe ngayon ay pinakbet with sweet potato. So ito ang ating mga sangkap. Meron tayong kamote at ampalaya. Ayan. Meron din tayong sitaw. At ang ating talong at saka okra. Luya, bawang, kamatis at sibuyas. At syempre ang ating bagoong. So igisa natin ang ating mga sangkap. Ayan. Inilagay natin ang kamatis, guys. Hahatiin natin yung ating ricado, guys, o yung ating sangkap, dahil ilalagay din natin yung iba sa taas mamaya. Ayan. Then, ilagay natin ang ating karni ng baboy. Igisa natin ito hanggang sa siya ay umula. So yan guys, konti lang yung nilagay ko mantika kasi nga magmamantika naman yung taba ng ating baboy. Ayan. So ganito, dapat ganito yung mukha niya guys ng ating karni ng baboy, mamula-mula bago natin ilagay ang ating kamote. Ayan, so instead of kalabasa, gagamit tayo ng kamote sa ating pinakbet. Ayan, haluin natin. Tapos, ilagay na din natin ang ating talong. Ayan, susunod-sunod nitong paglalagay natin ng gulay, guys. So, isunod din natin ngayon ang ating sitaw. Ayan. And then, ang ating okra. At syempre, ang ating ampalaya. So ganito kami magpakbet guys sa mga Ilocano, halos sinasabay na lahat, lagay ang mga gulay at saka tatakpan ito hanggang sa maluto. Ayan yung ating ricado, yung mga kamatis, yung mga sangkap na naiwan kanina, lalagay natin sa taas. Ayan. Pagkatapos nyan guys, ang ating bagoong. Ang ating bagoong ay nilagyan ko na kanina ng mainit na tubig upang hindi masama yung kanyang mga tinik. Ayan, yung sabaw lang kukunin natin guys. Ayan. Okay, so yan na. Takpan na natin at saka pakuluan hanggang sa ito ay maluto. Ayan, so yan guys, kumukulo na siya. So ngayon, ito naman ay ating tatakpan ulit din, pakukuluan. Pagkatapos nun ay ang ating hahaluin. Ayan, yung nasa baba guys, ililipat lang natin sa taas para yung nasa baba, nasa taas naman ay mapunta sa baba. Ayan. Para hindi ma-overcook yung gulay natin na nasa baba. Ayan, so luto na yung kamote guys. Kung nakikita ninyo, maganda na yung color niya kasi nga lutong-luto na siya. Ayan. Ang maganda kasi sa kamote guys na pang-pakbet kasi nga matamis siya. Matamis yung sabaw at saka siguradong malagkit. Kasi sa mga kalabasa ngayon, yung ibang kalabasa ay hindi siya malagkit. So, mas masarap gamitin yung kamote. Ayan. So, takpan natin ulit. Pakuluan. And then, yan na. Luto na ang ating pinakbet with sweet potato or kamote. Ayan. Ang bango-bango niya, guys. So, ito na. Ito na ang ating finished product guys. So salamat for watching this video. Please subscribe para po sa ating ibang recipe. Thank you.